Magandang araw mga kawika, ngayon ay tatalakayin natin ang uri ng sampling, ang random at non-random sampling. Ano nga ba ang uri ng sampling? Ang mga uri ng sampling ay ang iba't ibang mga paraan upang makakuha ng datos mula sa isang bahagi ng kabuuan, isang malakas na tool sa estadistika na ang layunin ay upang matukoy kung anong bahagi ng populasyon o universo ang kinakailangan upang suriin, upang gumawa ng mga hinuha at makakuha ng impormasyon tungkol dito. Napakahalaga ng sampling kapag nais mong pag-aralan ang buong populasyon. Tandaan na ang salitang populasyon ay hindi lamang tumutukoy sa isang malaking pangkat ng mga tao o mga nabubuhay, ngunit sa pangkalahatan o sa kabuuan ng mga elemento na pag-aaralan sa isang ibinigay na problema. Una ay ang random sampling o mga uri ng posibilidad o random sampling. Ang isang sampling na posibilidad ay batay sa posibilidad na mapili ang mga paksa ng sample. Sa ganitong paraan, ang bawat elemento ng populasyon ay binibigyan ng isang kilalang pagkakataon na mapili na siyempre dapat na mas malaki sa zero. Napakahalaga nito dahil maaaring mangyari na mula sa isang universo ng datos, isang sample ang napili na hindi sapat na kinatawan ng kabuuan. Meron tayong mga uri ng posibilidad o random sampling. Una ay ang simpleng random o simple random sampling. Ikalawa ay ang sistematiko o quasi-random sampling. Ikatlo ay ang stratified na random. Ikaapat ay ang cluster o multi-stage na random sampling. Unahin natin ang simpleng random sampling or simple random sampling. Ang simpleng random sampling, ito ay isang simpleng paraan upang matiyak na may pagkakataong mapili bilang kalahok. Halimbawa, kung pipiliin mo ang ilang mga bata sa isang klase upang lumahok sa isang kaganapan sa paligsahan ng siling sa paaralan, ang lahat ng mga pangalan ng mga bata ay nakalagay sa magkatulad na nakatiklop na mga balota or papel. Halo-halong nakalagay sa isang sombrero at bubunutin nito isa-isa ang mga pangalan. Iba pang halimbawa. Una, isang pharmaceutical company na nagnanais na malaman ng kabisaan ng bagong gamot, ang mga voluntaryo ay pipiliin mula sa dalawang pangkat. Ang unang pangkat na nabunot ay makatatanggap ng mga bagong gamot, at ang hindi naman nabunot na pangkat ay makatatanggap ng kasalukuyang gamot. Ikalawa, isang bingo game, ang lahat ng bola nito ay nakalagay sa isang lalagyan at isa-isang bubunutin ang bola hanggang may manalo batay sa disenyo o format na binalangkas sa bingo. Ikalawa ay ang systematic or quasi-random sampling. Ang systematic random sampling, upang maisagawa ang sampling na ito, kailangan mo rin ng isang listahan ng malaking N, mga elemento at natutukoy rin ang laki ng sample na tatawagin namang maliit na N. Tinawag ang listahan ng sampling frame. Ngayon, ang jump interval na kung saan ay denoted ng sulat na K at kinakalkula ito tulad nito. Maliit na K equals maliit na N over maliit na n. Ulitin ko, k equals malaking n over maliit na n. Napili ang isang random na numero ng sapalaran sa pagitan ng 1 at k. Tinawag na r o random na boot. Ito ang unang individual sa listahan na napili at ang sumusunod na mga elemento sa listahan ay pinili mula rito. Halimbawa ng systematic or quasi-random sampling, pagsasaayos ng kabuuang populasyon sa alpabetong paraan, pa-geographical pabilang na pamamaraan sa isang systematicong pagkakasunod-sunod, saka pipiliin bilang sample ang even o odd numbers bilang kalahok. Maaring piliin ito ng parandom sa bilang 1, 11, 21, 31, 41, 51, at 61 na mayroong 10 pagitan na bilang. Ikatlo ang stratified random sampling.
ang stratified random sampling sa simpleng random sampling, ang bawat item sa populasyon ay may parehong posibilidad na mapili. Ngunit maaaring hindi ito laging totoo, lalo na kung maraming mga komplikadong dapat isaalang-alang upang maisakatuparan ng isang stratified random sampling scheme. Ang populasyon ay dapat nanahati sa mga pangkat na may magkatulad ng katangian. Ito ang mga strata. Ang strata ay pagkatapos ay kinuha at simpleng mga random na sample ay pinili mula sa bawat isa na pagkatapos ay pinagsama upang mabuo ang pangwakas na sample. Halimbawa ng stratified random sampling. Una, isang survey na ukol sa opinyon sa isang tiyak na isyong politikal na karaniwang pinangkat or stratified na batay sa apelasyon o kinaanibang pangkat o party ng mga kalahok. Pagkatapos ay kukuha ng sample sa bawat pangkat. Iba pang halimbawa, isang pampalengking survey ng isang kumpanya batay sa interes na magkaroon ng bagong palengke. Pipili ng populasyon sa mga taong gumagamit ng parehong produkto, papangkatin ito stratify sa pamamagitan ng brand at sample sa bawat pangkat. Ikaapat ang cluster random sampling. Ang cluster o multi-stage random sampling, ang mga pamamaraan na inilarawan ay pipiliin ng direkta ang mga elemento ng sample, ngunit sa sampling ng cluster, ang pangkat ng mga elemento ng populasyon at ito ang magiging sampling unit na kung tawagin ay kalipunan. Ang mga halimbawa ng mga kumpol ay ang mga kagawaran ng isang universidad, mga geographicong entity tulad ng mga lalawigan, lungsod, lalawigan o munisipalidad na ang lahat ay may parehong posibilidad na mapili. Sa kaso ng pagpili ng isang geographicong nilalang, pinag-uusapan ito ng sampling ng mga lugar. Halimbawa ng cluster o multi-stage random sampling. Una, isang pag-aaral sa paraan ng pagbuburol sa mga namatay sa kalamidad. Ito'y nahati sa populasyon ng bawat cluster na batay sa rehiyon. Pagkatapos ay mamimili ng random sa bawat cluster. Ito ay isinasagawa upang simulang malaman ang kabuuang epekto ng kalamidad. Ikalawang halimbawa, isang pananaliksik sa kabisaan ng bagong kurikulum. Sinimulan ito sa pamamagitan ng paghahati-hati nito sa bawat distrito. Pagkatapos ay mamimili ng paraan o ng paaralan or set ng mga paaralan kung saan pipiliin ng random ang mga mag-aaral bilang mga kalahok sa pag-aaral. Isa pang halimbawa, isang pag-aaral upang matrack o matuntun ang pisikal na kaunlaran ng mga mag-aaral sa nakalipas na mga taon. Sinimulan ito sa cluster na sampling sa distrito na mili ng tiyak na paaralan sa random na paraan. Pagkatapos ipapangkat, stratify sila batay sa edad at kasarian bago ang pamimili ng simpleng random na sample. Ikalawa ay ang non-random sampling. Ang mga uri ng hindi posibilidad na sampling, ang sampling na probabilidad ay maaaring napakamahal sa ilang mga sitwasyon. Dahil ang oras at ang mga mapagkukunan ay dapat na namuhunan upang makahanap ng mga sample na tunay na kinatawan. Madalas ding nangyayari na walang kumpletong frame ng pagsample. Ang listahan sa makatuwid ay hindi posible na matukoy ang posibilidad ng pagpili ng isang elemento. Ano-ano nga ba ang mga uri ng hindi posibilidad na sampling or non-random sampling? Una, ang judgment o purposive sampling na tinatawag ding deliberate sampling. Ikalawa, ang quota sampling or sampling sampling. Ikatlo ay ang convenient sampling. Una ay ang judgment or purposive sampling. Tinatawag din itong purposive o deliberate sampling. Ang pamimili ng mga kalahok ay nakadepende sa paghahatol, pagnanais, layunin ng mananalisik o investigador. Sa pamimili ng kanyang mga kalahok,
siya ang mamimili ng pinakamahusay na kakatawan sa kanya or kanilang populasyon. Halimbawa ng judgment or purposive sampling, una, ang pamimili ng guro ng limang kakatawan sa tagisa ng talino sa kanilang paaralan. Ito ay depende sa top 5 ng kanilang klase mula sa unang pangkat or section. Ikalawa ay ang quota sampling or sampling sampling. Ang quota or sampling sampling, sa metodong ito, ang item ng populasyon ay nahati sa bawat grupo at may quota. May bilang ng item na dapat piliin sa bawat grupo ay mahigpit na ipinatutupad. Samantala, sa ibinigay na quota, ang pamimili ng sample ay nakadepende pa rin sa personal na paghahatol ng mananaliksik o ng investigador. Ang quota o sampling-sampling, upang ma-sample sa pamamagitan ng mga quota, dapat magkaroon ng isang magandang paunang kaalaman sa strata ng populasyon. Upang magkaroon ng isang idea kung alin ang pinakakinatawan ng mga elemento, ngunit hindi ito pinamamahalaan ng pamantayan ng randomness ng stratified sampling. Sa ganitong uri ng pagsample, kinakailangan magtakda ng mga kota. Sa makatuwid, ang pangalan ay nakaayos sa pagkakasunod-sunod na pamamaraan. Ang mga kota na ito ay binubuo ng pagtitipo ng isang bilang ng mga elemento na may ilang mga kondisyon. Halimbawa, 15 kababaihan na ang edad ay nasa pagitan ng 25 hanggang 50 taong gulang na hindi naninigarilyo at nagmamay-ari rin ng kotse. Ikalawang halimbawa ng quota sampling. Sa isang survey sa mga TV network user, ang mananaliksik o investigador ay magsasagawa ng panayam sa 100 tao na naninirahan sa parehong lugar. Sa 100 katao, dapat ang 60 ay empleyado o manggagawa, ang 30 ay dapat na mga mag-aaral, at ang 10 naman nananatili lamang sa bahay. Ikatlo ay ang convenience sampling. Ang convenience sampling o tinatawag ding maginhawang pagbabahagi o pagbahagi, ito ay medyo primaryang uri ng sampling kung saan ang mga elemento ng sample ay pinili ayon sa kanilang kakayahang magamit ito. Iyon ay ang pagpili ng mga individual na higit na nakasalalay sa kamay ng mananaliksik. May kalamangan ito dahil sa nakapagpapababa ito ng mga gastusin dahil sa bilis at kaginhawahan ng pagsasagawa nito. Halimbawa, una, upang tantsahin ang average height or taas ng isang Pilipino, ang mananaliksik o investigador na taga Binyan ay maaaring kumuha ng sample mismo sa lungsod ng Binyan upang matantsa ang average height o taas ng isang Pilipino. Ang metodong ito ay tinatawag ding chunk na sample. Mga sanggunian, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, Kawika, paalam.